Sabi niya, bakit kayo naghiwalay ni Kuya Timothy? Do you want to get a new dog to replace Blossom? Ito pa, isa pa to ba? Vlogmas mo po ba, i-reveal yung BF mo? Hindi ko alam kung paano nyo na-assume na boyfriend. Mali nyo, pinsan ko lang. Grabe naman ka-assuming kayo. Hindi, so ang sagot ko dito is... Yeah. Yo guys, what is up? It's me, Sai again, and welcome back to my YouTube channel. Welcome, welcome to Vlogmas Day 1! God, may ipa-vlogmas ang ate mo. Alam ko na agad yung nasa isip nyo. Matatapos na kaya to? Kasi I've been doing vlogmas for the past years. Siguro dalawang sets of vlogmas na. And hindi ko talaga siya natatapos. Puro umpisa tayo. Pero I swear, I will try my best na matapos ang vlogmas this year. Kasi girl, nakakahiya na. Never ako nakatapos. Siguro nagtataka rin kayo bakit ayos na ayos ang ate mo. Like, wow! Aurang-aura ka dyan, girl. Kasi nag-TikTok ako. So gumawa ng TikTok video. Parang makeup tutorial. Get ready with me going nowhere. So, hindi ko na siya tinanggal. Nagdiretsong vlog na ako. For today, naisip ko dahil nga day one, dapat medyo Christmas yung theme. Parang salubong agad sa Christmas. Kilala nyo naman ako. I super love Christmas. Kung pinafollow nyo ako sa Instagram, alam nyo na sobrang adik ko sa Christmas movies and napapagalitan pa ako ni Mama. Kakanood ko ng Christmas movies kahit January, February, March, April, May. Christmas movies yung pinapanood ko. Dahil nga gusto ko may Christmas spirit naman tayo. Today, gagawa tayo ng Christmas tree! Lang din nyo siya kita. Bubuo tayo ng maliit na Christmas tree. So, ganito lang siya kaliit. Ayan, mga decorations. Para man lang may konting Christmas tree ako dito sa room ko, di ba? Habang gumagawa ako ng Christmas tree, baka ma-board kayo. I will be answering questions na iniiwasan ko. So, you guys really have to follow me on Instagram kasi doon talaga ako nagtatanong. Doon ako nakikipag-interact with you guys. And ito nga, nag-send kayo ng mga questions, tough questions, and mga questions na alam nyong iniiwasan ko and hindi ko sinasagot pag may mga pa-Q&A ako and sasagutin ko siya lahat ngayon. So, tuwan-tuwa kayo kasi revelations, pack na pack. So, mag-start na tayo sa mga questions na binigay nyo. Ayan na, be, in-adjust ko na ng konti yung camera pero hindi pa rin masyadong kita. Pagpasensya nyo yung kalat sa likod, sobrang kalat talaga ng kwarto ko, promise. Feel ko super layo ko sa inyo pero carry boom. Dalawang klaseng decoration lang yung binili ko. Flowers lang tsaka itong mga small ribbons na to. Tanggalin ko lang muna to, be, bago tayo mag-start. Satisfying nito, o, like, bubuka ko na lang rin siya. Kung maalala nyo dun sa previous na room ko, meron din akong Christmas tree no Christmas. Tapos, color blue siya. Ngayon, nag-white naman ako kasi medyo white-white yung mga gamit ko dito. White Christmas, no? It's beginning to look a lot like Christmas. Ngayon, parang nakikita nyo siya ng buo kaso masyadong mataas yung patungan ko. Think ready na ako. Love life or dogs? Ito, iniiwasan ko to kasi napaka-easy ng sagot. Gusto ko maisip nyo ng sarili nyo kasi lalaki nyo na. Charot. Hindi ko alam kung bakit kailangan yung mamili between love life or dogs. Hindi ba pwedeng dogs yung love life nyo? Hindi kasi it's not something na mag-interfere with each other. May mga couples pa nga actually na mas tumitibay pag may dogs sila. So, I don't see why lagi nyo tinatanong sa akin yan. Baka wala na kayong brain. Charot. Medyo nakikita nyo na yung tuktok. Pero kung paano mag-work to? Ang laki ng flowers ko. To answer the question, wala akong pipiliin sa dalawa kasi it's not something that would interfere with each other. Pwede mo siyang pagsabayan. You don't have to choose. Okay, next. Ay! Wait lang. Wala natin to sagutin. Bakit parang ilang years na wala ka pa rin love of my life? Anyari? Sabi niya LOML as in love of my life. Actually, sinasagot ko na to sa inyo. Ang daming nagtatanong bakit ako single, ganyan. Tagal ko ng single, bakit? Takantaka kayo as if kailangan naman natin laging maging taken, diba? Wala namang masamang pagiging single. Lalo na kayo mga babata nyo pa, nagmamadali pa kayo. Mas nagmamadali pa kayo kaysa sa akin eh. Pero to answer this question, actually hindi naman ilang years. Ilang years lang yung alam nyo. Ay! May pa-revelations na agad! So, ang alam nyo is ilang years nang wala, pero actually hindi. Hindi ko sasagutin ng diretso, basta hindi lahat na nangyayari sa akin is nasi-share ko sa inyo. Ay, nabahala mag-isip dyan ha! Wait lang, wala akong Christmas lights. Nalakaw ako kay Mama kasi wala akong nabiling Christmas lights. Hiram to ha, hiram. Okay, sabi niya Juno or Blossom. Si Jensel pa to. Jensel, ano ba? Bakit ganyan ang tanong mo? First time ko actually na-encounter tong tanong na to. Ayoko siyang sagutin kasi alam niyo na yan. Pero sasagutin ko siya para ma-explain ko sa inyo yung thoughts ko about this. So, palagi akong pinapipili kung sino yung favorite ko sa Husky Pack. Or sa mga anak ko, ganyan. And dahil pa nagsasabi before, bakit si Juno hindi ko masyado nag-vlog? Tapos si Blossom lagi kong pina-vlog. Actually, because si Blossom, kasama ko na sa vlog, ever since kinuha ko siya. Parang yung buong life ni Blossom, gusto ko
alam niyo yun, updated kayo kasi kasama ko kayo since day one. Kung si Juno kasi, nakita niyo na ever since, most probably, palagi ko rin siyang i-vlog. Kasi syempre, manghihingi kayo ng update about him. Pero dahil hindi naman kayo sanay, nakikita si Juno sa vlogs, hindi ko siya masyadong nagagawa ng content dito sa main channel ko. Pero palagi siyang nasa Husky Pack TV channel. So, kahit hindi niyo siya nakikita masyado sa vlogs ko, palagi naman siya nasa Husky Pack TV kasi lumaki siya kasama ang pack. You all are always making me choose kung sino ang mas matimbang sa kanila. Ang sagot ko dyan is wala. Normal na pagiging mother, wala namang mas matimbang na anak, palaging pantay-pantay lang. Ayoko na maka-encounter ng ganitong questions, baka matampal ko kayong lahat ha. Sigurado ako kaya lang to sinama ni Jensel is because nakita niya rin siguro yung mga comment na ganito. Pero sinasabi ko sa inyong lahat in general, ayoko na makakita ng ganito. Palagi niyo akong papapiliin. Ah, 1,000,000, layuan mo yung anak ko. Ayoko na mga pumipili-piling ganyan kasi pipiliin ko yung 1,000,000. Charot! Mahirapan ako maglagay ng Christmas lights. Next! Bakit naging broken family kayo? Ito marami nagtatanong. Kasamahan to nung tanong na, nasaan po ang dad nyo? Just curious. Ang dami nagsasabi, hindi nyo nakikita yung dad ko. Pero actually, may vlog ako, nakasama ko ang father ko. Lalagay ko yun dyan. Panoorin nyo naman. Para naman hindi nyo palaging tinatanong. Charot! Broken family kami, kaya kami na broken family is because naghiwala yung parents ko. Yun lang yun. Hindi ko lang sabihin sa inyong reason, basta naghiwalay sila, bata pa lang kami, which is okay naman na kami ngayon, yung setup namin, okay ngayon. And yung dad ko, nasa bahay namin sa Bawan, kung maalala nyo, taga Bawan kami before, tapos ngayon, lumipat kami dito sa Taal. So yun na yun, no further explanation, very basic. Eto talaga, be! Oh my God, eto yung pinakapasabog. Sabi niya, bakit kayo naghiwalay ni Kuya Timothy? Okay, so eto kasi, hindi ko siya talaga sinabi sa inyo. Nung nagkaroon ng breakup issue, hindi talaga ako umimik. Kahit sa Twitter, naglabas ako ng sama ng loob ko. Pero wala akong sinabi kung bakit kami naghiwalay at kung ano yung mga ginawa ko sa kanya, ginawa niya sa akin, ganyan. Hindi ko alam actually kung paano explain to sa inyo. Siguro naging toxic na yung relationship. Ayoko lang siyang siraan or what. Pero may mga nagawa kasi siya na alam niyang ayaw na ayaw ko. Which is, naging sinungaling siya. Sobrang dami niyang kasinungalingan, ganyan. Hindi ko na kinaya kasi number one na ayaw ko talaga sa lalaki is sinungaling. Ayoko na magbigay ng further info kasi baka screen record nyo, tapos i-post nyo sa TikTok, tapos ma-issue na naman tayo. What was the real reason of your last breakup? Pero hindi ko sure kung alam nyo kung alin doon yung last breakup ko. Ay! Sorry to ask, pero what if someday balikan ka po ng ex mo, would you still forgive him? Siguro itong question na to is for general. Siguro nag-ask lang siya ng advice or what. Ang rule ko talaga, pag ex-ex na, hindi na babalik, wala nang balikan. Ginagawa ko for a long time na, pero lately kasi may bumabalik na ex ko. And yung ex ko na yun is nag-cheat talaga siya sa akin. As in, sobrang, grabe yung ginawa sa akin ng ex ko na yun. Tapos lately, bumabalik siya sa akin. Tapos ako naman, si Loka, kaloka ka girl, sinayaan ko siyang pumasok ulit sa life ko. Alam niyo yun, parang tok-tok lang. Hindi siya nag-end up ng maayos. I mean, it didn't end up good. Nag-away lang din ulit kami. He kept bringing the past. Siya pa yung nagbi-bring up ng past. Sabihin niya ako daw, wala naman akong sinasabi. For me, you can forgive. You can forgive him or her. You can forgive your exes. Pero, you'll never forget kung ano yung mga nangyari sa inyo before, kung ano yung mga ginawa niya. I don't think mag-work pa if ever na babalik. So, you can forgive, but you will never forget. Do you want to get a new dog to replace Blossom? Ito pa, isa pa to be. Simula nung nawala si Blossom, ito na yung mga tanong-tanong nyo sa akin. Yung term talaga na ginagamit nyo is papalitan si Blossom. Or bagong Blossom. Yung iba sasabihin, bibili po ba kayo ng bagong Blossom? May pampalit na po ba kayo kay Blossom? Ganyan-ganyan. Move on na po ba kayo kay Blossom? Actually, yung question na yun is very sensitive. Sinasabi nyo naka-move on na po ba? Kaya nabibisit ako talaga pag may pa-Q&A ako tapos ganun yung mga questions. Sino bang makaka-move on from losing a pet? Kahit kayo naman, medyo inappropriate yung questions nyo na yun. Pero sige, sasagutin ko to. Kaya hindi ko siya sinasagot ever kasi feel ko very inappropriate. Do you want to get a new dog to replace Blossom? No, no one, no dog, no animal. No person could ever replace Blossom. No one could ever replace someone, a loved one, na nawala. Mapa-tao man yan, aso, pusa, daga, never magkakaroon ng replacement. So no, hindi ako kukuha ng replacement. Pero, yes, and probably kukuha ako
ng new dog. Wow! Okay, tatapusin ko lang to guys, paglalagay ng ribbons kasi medyo pasabog na tong sunod. Halos 50% ng mga replies sa story ko ay tungkol dito. So, uupuan ko to. Kailangan ko umupo. Habang ina-explain to, tatapusin ko lang muna to. Okay, wait lang. So, lately kasi, nag-share ako sa stories ko, both on Facebook and Instagram, ng photos of me with someone. Although, hindi ko pinapakita sa inyo yung someone na yun, pero you all know na it's a boy, or it's a man. Ito yung mga questions nyo. Kailan mo po balak i-reveal yung nasa story mo nung nakaraan? When you reveal your boyfriend po? When are you gluing to show your boyfriend? May paglu pa siya, be. Who's that boy na nasa my day mo? Intriga-intriga kayo, be. Bakit ang hirap mong i-reveal ang BF mo, ate? Yun talaga yung majority ng questions ninyo. And hindi ko siya sasagutin. Joke lang. Ito siguro yung sasagutin ko. One word lang yung sagot ko. Kayo na yung bahalang mag-isip. Kayo na yung bahalang mag-assume. Sanay naman kayong mag-assume. Mga assuming naman kayo. Ay! Tinarayan! Ito yung question na sasagutin ko. Sa vlogmas mo po ba i-reveal yung BF mo? Hindi ko alam kung paano nyo na-assume na boyfriend. Mali nyo, pinsan ko lang. Grabe naman ka-assuming kayo. Hindi, so ang sagot ko dito is... yes! Yun lang yung sagot ko. Bahala na kayo mag-isip. Basta yes! Kayo na bahala mag-process nun sa utak nyo, be. May utak naman kayo. No, basta no more further explanations. Yes lang yung sagot ko. So, kayo nang bahala mag-process niyan sa mga juta kales nyo. Tapos na Christmas tree natin. Sasaksak natin siya to see. Ah! Grabe naman katanga. It's beginning to look a lot like Christmas. Hindi, ang ganda niya. Super ganda kasi white yung ilaw. Nakikita niyo naman, di ba? Sana lang yung pinaupo ko para na matabot ko siya. May star nga pala akong binili. Oh, diba? Nagawang ko ng paraan. Medyo kulang tayo sa decorations pero ayoko rin kasi nang gusto ko simple lang. So, yun lang for today's video. Hindi ko alam kung saan ko pa ilalagay itong tree ko pero basta lalagay ko siya dito sa room ko. So, yun lang for today's video guys. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye!